Mga kaalyado ni Pangulong Duterte, dumepensa po sa pagkakasama ni Gretchen Ho at Hydeline Diaz sa Matrix ng Malacanang. Ang kasama mo sa balita, Excel Radyo Manocho, Mike Guyagoy. Dumepensa ngayon ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakasama ni media personality Gretchen Ho at Olympic medalist Hydeline Diaz sa bagong Matrix ng Malacanang, na nagdedetalye ng sabwatang umano ng Liberal Party ng media at magdulong para siraan ang kredibilidad ni Pangulong Duterte. Ay kay Manny Luna, Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission, hindi usapin kung sina Ho at Diaz ay may mga personalidad na may malaking pangalan sa lipunan. Ang tanungan niya dito ay kung wala silang kamalay-malay na naging bahagi sila ng paninira sa mga komentaryo na nagbubunsod upang siraan ang Pangulo. Anya, maaaring natunto ng mga statements na Ho at Diaz na nakikipag-debate o nagbibigay ng komentaryo sa social media o sa kanilang tweets patungkol sa drug controversy ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Luna na mismong si Ho ang may pag-amin na nakikipag-debate siya sa mga trolls sa social media. Simple lang naman anya ang definisyon ng inciting to sedition. Dahil kung sino mang individual, inosente man o sinasadya, napahinain ang kapangyarihan ng Pangulo sa pamamagitan ng mga walang batayang paninira ay hindi sila ligtas sa kasong inciting to sedition. Nakataktang magsampa ng kasong inciting to sedition sa DOJ, si Luna, at yun din si Labor Undersecretary Jim Taras, labang kina Vice President Lenny Robredo, Senator Julianes at iba pa. At pinag-aaralan ni Luna kung kasama nga rito si Gretchen Ho at Hydeline Diaz. Kasama mo sa Quezon City, Rajuman Ocho, Mike Riaroy, na RMM, DJXL 558. At grupong bayan may apela sa mga botante. Ang kasama mo sa balita, Excel Rajuman 4, Angel Ronquillo. Sa mga huling araw ng kampanya na nanawagan ng grupong Bagong Alyansa Makabayan sa mga botante na tiyaki na manatiling independent ang Senado ng Pilipinas. Ibig sabihin, ayon sa bayan, ay huwag hayaang madumina ito na mga kaalyado ng administrasyon ang malamang igagawin ay tagasunod umano sa mga dikta ng Pangulo. Malaki ani lang nakataya sa halalan tulad ng mausapin ng charter change, human rights, soberanya ng bansa, korupsyon at iba pang issue. Kaso nito, maapila din ng grupo sa mga botante na maging mapanuri sa pagpili ng parties na iboboto. Yakin ani lang track record at kung tunay ba itong kumakatawan sa interes ng mga mahihirap. Paliwanag ng grupo, isa lamang ang iboboto para sa party list kung kaya tiyakin na maglilingkod ito sa mga mahihirap, inaapir walang boses sa ating lipunan. Kasama mo sa southern part ng Metro Manila, Rajuman 4, Angel Ronquillo Tatak Arimen, DGXL 558. Employment agency naman sa Santa Ana, Maynila, sinalakay ng NBI Taytay. Daan-daang aplikante, natakot. Kasama mo sa balita, Excel Rajuman 3, Silvestre Labay. Nagtutong matinding atensyon at trauma sa daang-daang aplikante ng salakayin ng National Bureau of Investigation, Taytay Rizal, ang tanggapan ng Al-Alamia International Manpower Services sa NBSA Building na matatagpuan sa 2183 sa Pero Street, San Andres, Maynila. Maynila, kahapon, inampot ng NBI, Taytay Rizal, ang mga aplikanteng sina Luwim Oldarik Roy na ipinanganak naman noong September 14, 1994 at Catherine Diloso na ipinanganak noong April 13, 1995. Ang dalawang aplikante ay papalipad na sana alis 6 ng gabi kahapon, Mayo 9, patungong Kuwait. Ngunit napalam ang kanilang flight matapos na sila ay damputin ng NBI dahil sa pagiging minor di edad umano. Umiiyak ang dalawang aplikante dahil pagkakataon na umano nila na makalabas ng bansa at makapaghanap buhay para sa kanilang pamilya. Bukod sa dalawang aplikante, isinama rin ng NBI operatives sa NBI headquarters si Cecil Alcantara, staff ng NDSE, upang pasagutin umano sa mga katanungan ng Bureau, katuwang ng NBI Taytay Rizal, ang DOLE, POE at NBI NCR sa pagsasagawa ng pagsalakay sa nasabing establishmento. Samantala, pumalag naman ang may-ari ng establishmento na si Ernesto Suarez, lalo na at legal anya ang lahat ng kanilang mga dokumento sa kanilang employment agency at maging sa mga aplikante. Wala rin anyang search warrant na ipinakita ang NBI Taytay Rizal operatives sa kanilang ginawang pagsalakay sa kanilang recruitment agency. Kasama mo sa Maynila, Rajuman 3, Silvestre Labay, Tata, RMM, DJXL, 558.
At yan po ang mga balita para sa oras na ito. Antabayan ang susunod na ang programang Meet the Boss kasama si Boss Eli Saludar. Ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Magandang umaga. Ang oras, 11 minutos makalipas.